Hello guys! Ito po si Mama Ozang. Dahil marami pa ako nakikita ng mga videos sa vlogs tungkol sa mga buhay-buhay ng mga OFWs o yung mga kababayan natin nakapag-asawa ng mga foreigner, tapos sinishare nila yung life nila. So sa akin naman, iba naman siya. Ang gusto ko i-share is kung paano ako nagiging OFW, paano nag-umpisa, kailan nag-umpisa, at bakit ako nag-decide maging OFW. So, guys, ito na po. Ganito po ang pinaka-umpisa talaga. Mag-umpisa tayo sa unang steps talaga na nag-ano ako, nagiging OFW ako. Ganito kasi yan, guys. Meron kasi ako po ay may asawa. Ako po ay taga Mindanao. Then, nakapangasawa po ako ng taga Ilocos. So, Ilocos. Mga tao sa Ilocos is Ilocano. So, Ilocano. Taga Ilocos. So, napadpad ako ng Ilocos. Ilocos Norte po. So, sa kasamaang palad, hindi po nag-work yung relationship namin ng husband ko. Pero, nagsama din kami ng 11 years. So, sa 11 years na yun, guys, naranasan ko lahat ng mga pagsubok na buhay may asawa at buhay estranghero. Kasi, isa po akong Bisaya, tapos napodpod ako sa Ilocos. So, hindi ko maintindihan yung lingwahe nila. Iba sila sa mga Bisaya, iba ang mga Ilocano. Culture nila at saka nature nila ibang-iba sa taga Bisaya. So nakikisama ako hanggang sa after 3 years, guys, marunong ako mag-Ilocano. Kasi ang kinakausap ko, ang paraan ko kasi na para matuto akong mag-Ilocano is mga bata kinakausap ko. Madali kasi pang ganito kasi yun, guys, pag gusto mo matuto ng isang lingwahe, dapat makipag-communicate ka sa mga bata. Mas madali kang matuto pag ganun. Saka no choice ako kasi sa paligid ko lahat-lahat mga Ilocano, wala nagbibisaya. So, sa ayaw at sa gusto ko, natutunan ko siya talaga siya. So, ganun na tayo. Andun na tayo sa Ilocos. After 11 years, sa hirap at ginhawa, nagkaanak kami ng asawa ko. Meron kami anak dalawa. Tapos, nag-aaral na sila ng elementary. So, nag-decide akong pumunta ng Manila para mamasukan, guys. Eh, hindi naman ako nakatapos ng pag-aaral, guys. Kasi, I belong to a poor family, ika nga. So, pero, may konting knowledge naman ako. Kahit pa paano, kaya kong makipag-interact ng mga taong may grado o wala. Higher level or lower man kaysa sa akin. So, nung napadpad ako ng Manila, guys, nag-work ako doon mga 3 to 4 years. But then, after that, isang araw, sinabi ng alaga ko, guys, meron kasi akong alaga na dalawang dalagita saka isang binata. Sabi nung dalagita, sabi niya, Ate Rose, nagpunta kami sa Singapore. Tapos may na-meet ako doon, Pilipina. Sabi niya, hindi ka pa ba nagsawa dito sa Manila? Mag-abroad ka na rin kasi iba talaga ang buhay sa abroad. Mahirap din, pero at least nakakaipon. Sabi niya ganun. So, hindi ko na namalayan, guys. Kumuha ako ng passport. Nung kumuha ako ng passport, ang plano ko talaga is pa Singapore. Pero, biglang tumawag ang kapatid ko sa Mindanao. Sinabi sa akin na gusto ko ba daw mag-abroad. Sabi niya, free daw. Papadala daw yung ticket ko at saka visa ko. Wala akong gagastuhin ever. Ang babayaran ko lang daw is yung terminal fee sa airport. Which is, wala talaga akong alam ano yun. Ano yung terminal fee. Tapos sabi ko sa ate ko, sa kapatid ko, ayoko kasi, natatakot kasi ako mag-abroad. Kasi, di ba, yung mga tao sa Pilipinas, yung walang background sa mga abroad-abroad, especially sa UAE. Parang, pag sinabing UAE, parang feeling natin Arabo. Nakakatakot, baka patayin tayo, yung mga abusayap, something like that, abusayap na term, parang Arabo. So, natakot ako. Ang sabi ng kapatid ko,
kahit hindi ka pupunta ng abroad, kahit sa Manila ka lang or kahit sa Pilipinas ka lang, kung mamatay ka, pag uras mo na talaga, sabi ng kapatid ko. Kaya, nagbukas yung isip ko, guys. Sabi ko sa sarili ko, oo nga, tama nga siya. Kaya, ayun, pumayag ako. Kaya, binigay niya sa akin yung number. I mean, binigay niya sa akin yung mga details kung paano kami mag-communicate nung employer na kukuha sa akin. Dubai siya, para sa Dubai. So, ayun na guys, nag-communicate. Pero yung time na yun na nag-aasikaso ako ng application ko for Dubai, yung nakikipag-deal ako sa employer na kukuha sa akin sa Dubai, meron talaga akong trabaho noon pa. Sa Paranaque naman yun. So, connected pa ako sa amo ko noon. Mabait naman sila. Pero, sa Pilipinas nga, hindi katulad ang rate niya dito sa abroad. Iba talaga. Iba talaga sa Pilipinas, iba sa abroad. So, hindi ko sinabi sa amo ko na nakikipag-negotiate ako doon sa employer na kukuha sa akin. Kasi hindi ko naman talaga sigurado kung kukunin ba talaga ako or whatever. Wala akong alam eh. Parang ano lang sa akin yon. Parang try lang. Ganun guys. So, nung ano, tumawag na ang employer sa akin. Sabi niya, willing ka ba na magpunta dito? Sabi ko, oo naman sir. Sabi. Tapos sinabi niya, kasi tinuruan ako nung nag-recommend sa akin pa nung hipag ng ate ko na nandito sa Abu Dhabi. Tinuruan niya kasi ako guys na sabihin ko daw na may di-off pa ako kasi kailangan yung sa mga ano, mga DH dito may di-off daw. Every Friday. Ang weekend kasi dito sa UAE guys. Friday at saka Saturday. So, hingiin ko daw yun, sabi niya. Tapos tanungin ko daw magkano sahod ko. Tapos tanungin ko kung ilang oras ang trabaho. Yun daw ang dapat kong sasabihin. So, ganun na. Nag-usap na kami ng magiging amo ko, yung employer. Yung pag-uusap namin, guys. Sinabi ko sa kanya, sir, do I have an off day? Sabi nung employer ko, sabi niya, yes. For the meantime, no, because my wife is gonna deliver to our first baby, but then later on we will give you off. Sabi niya ganun. Sabi ko, sige, deal. At saka ang offer niya sa akin guys is 850 dirhams, which is sa peso natin noon, equivalent noon is around 13 to 14k. So sa sahod ko sa Manila noon na 3,000 pesos compared to 13,000 is malaki na yun. Sobrang malaki na sa akin yun. Pero hindi ko alam, maliit pala yun compared sa mga DH na nandito na. So, inisip ko na libre naman ang proseso. Wala naman akong alahanin na magpunta sa mga agency or mag-a-apply or mag-ano pa. Tinanggap ko na. Sabi ko, deal. Sabi ng employer ko, sige, pagdating mo dito, sa airport pa lang, bibigyan na namin yung first salary mo. Pili ka na magpadala agad sa Pilipinas para sa mga anak mo. So, ayun na guys. Dumating na yung time na pinadala sa akin yung documents ko, visa, saka ticket. Nung araw na yun, saka ko palang sinabi doon sa amo ko sa Pilipinas na, ma'am, paalis na kasi ako ng Dubai. Tapos, nagulat yung amo ko sa Pilipinas, sabi sa akin, ganun lang ba kadali yun? Sabi niya, ba't naman biglaan? Sabi ko, hindi ko kasi alam, ma'am, hindi ko kasi alam no, kung totoo ba ito or scam lang, something like that. Tapos, may nagbukas ng pintuan, guys. Sorry. Ayun, sabi ko sa amo ko sa Pilipinas, ma'am, bibigyan na lang kita ng kapalit ko para hindi ka naman bigla na mag-isa sa pag-alis ko. Sabi niya, okay, sige. Tapos tumalikod na siya. So, ayun na guys. Andun na, hawak ko na yung ticket. Kinabukasan, flight ko na. Tapos, nung araw ng flight ko guys, wala yung amo kong babae. Umalis. Pero, may sulat na naiwan sa lamesa. Ano yun guys? Alam niyo ba ano ang laman ng sulat? Sulat na may kasamang dollars. Na, sabi niya, sabi doon sa sulat, mag-ingat daw ako at saka madali naman daw ako matuto, madali akong at saka interesado ako sa mga bagay-bagay, so hindi siguro ako mahirapan. Pero sabi niya, may dollars na akong pabaon sa'yo kung baka sakali kailangan mo to,
kunin mo na, sabi niya ganun. Tapos umalis siya, hindi kami nagkita nung pag-alis ko, guys. Siguro nasaktan siya. So ayun, lumipad na ako papunta Dubai. That was year 2007, guys. July 20, 2007. Pagdating ko ng Dubai, guys. Excited ako. Pagdating ko ng Dubai, sinundo ako ng driver ng employer ko. May kasulat doon, pangalan ko. Yun daw, lalapitan ko, ihatid ako doon sa bahay. So guys, so exciting talaga. Ang next episode natin, continuation ng video na ito, abangan nyo guys. Basta subscribe lang kayo at saka i-click nyo yung notification bell para updated kayo sa next video na i-upload ko. Kasi ang continuation ng video ko guys, ng kwento ko, is sa susunod na video. Okay guys, have a nice day. Bye bye. Ingat po.